Stay safe, everyone. God bless. Dating mo dito, tsaka pa lang sila kakain. Ha? Oo. Eh, nung isang araw, nag-message sa akin yung tika rito sa may lugar niyo, wala daw makain yung mga anak mo, binigyan daw niya ng ulam. Wala daw makain, tapos ikaw daw eh, dahil sa hirap ng buhay, nag-iisip ka na raw na umalis at maghanap ng trabaho sa labas ng probinsya. Totoo ba yun? Ha? Bakit mo naisip yun? Pwestuhan nila, dito sila magtitinda. Kunting repair lang ito. Kunting repair lang. And habang nagtitinda, dyan na rin daw sila pansamantalang maninirahan. Kasama yung may sakit, yung may brain tumor. Pagtawid lang kasi ng kalsada, yan yung bahay nila dati. Ito tayong bigas dito, saka manok. So, bili tayo ng ulam nila. Ayan, isang lechong manok, saka bigas. Ito na yung kinakatakutan ko lagi dito, yung pag-akit sa hagdan nito. Dito. Hello, kumusta kayo? Hello! Ayun yung bata. Ayun, tuwan-tuwa. Pag dumarating tayo rito, tuwan-tuwa yung bunso ni Arlene. Kumusta kayo? Ah, kumusta ka, Ate Arlene? Ay, pasensya ka na. Medyo hirap talagang umakit. May dila akong bigas. May dila akong bigas. Andun sa baba. Hindi ko lang maiakit dito. Ang hirap. Hirap nitong lugar mo. Ay, tinignan ko yung doon sa kabilang kalsada. Yung sabi niyong paglilipatan nyo doon kayo magtitinda, no? Ng ulam. Hello! Tuwa-tuwa siya. Hello! Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ayun. Oh. Walang dextro si kuya. Wala, inalis niya na po. Ha? Inalis niya na. Inalis? Bakit? Saka yung NGT, inalis niya na din po. Bakit? Ay, inalis po garo. Oh, kumusta naman? Ha? Inalis niya na. Kumusta naman siya ngayon? Ayos po po, ayan po. Medyo okay na po, manok. Oh. Wala. Ano pinakakain niyo? Gatas. Gatas. Ha? Gatas. Ito yung panganay mo, ano? Hindi po. Ah, saan yung panganay? Saan? Ito yung panganay. Ito yung high school. O, klase ka na, ne? Ha? Pumasok ka na? Very good. Ito ang makulit. Ah, may dala akong ulam mo. O, ayan. Ulam ni Bunso. Dali, kunin mo, dali. Litsong manok. O, bigyan mo, ate. Bigyan mo sila. Yung bigas, ando sa baba. Di ko maiakyat. Ayan. Nagpasok ka na, pumasok ka na sa school. Anong grade mo na yung? Grade 4 po. Grade 4. So, grade 4. Ito yung panganay ng grade mo na yung? Grade 8. Grade 8, second year, ano? Second year. Ito naman, grade 4. Ito, ang isa. Wala pa po yan. Di ba na? Sa ano pa po pa lang? Ha? Ano pa yung napasok po? Kinder. O, oh, kumusta ka ngayon, Ate Arlene? Okay naman po. Balita ko, hahanap ka daw trabaho. Bumalik po ako sa dati ng trabaho. Ha? Bumalik po ako doon. Bumalik ka doon sa dati mong pinagtatrabahuhan. O paano itong mga anak mo? Paano? Tulad pa rin asawa mo? Dati, siya pa rin po nag-aalaga. Ha? Itong panganay mo? O paano makakapasok yun sa school? Ano po yan sa panghapon? O. Tapos po ito, pag napasok po sa umaga, hapon din na po napasok. Ha? So nagpapalitan yung magkapatid? Pagka walang pasok itong panganay, siyang nagbabantay. Pag walang pasok yung pangalawa mo, siyang nagbabantay. Ikaw naman, stay in. Hindi po, stay out pa. Stay out. Anong oras ka mo uwi? Ganun pa rin po, alas 9 pa din. Alas 9 ng gabi. So pagdating mo dito, tsaka pa lang sila kakain. Ha? Nagluto naman ang gusto. Oo. Eh, nung isang araw, nag-message sa akin yung tika rito sa may lugar niyo, wala daw makain yung mga anak mo, binigyan daw niya ng ulam. Wala daw makain. Dahil sa hirap ng buhay, nag-iisip ka na raw na umalis at maghanap ng trabaho sa labas ng probinsya. Totoo ba yun? Ha? Bakit mo naisip yun? Sino magbabantay sa pamilya mo? Especially yung may sakit mong asawa. Tapos itong mga anak mong maliliit. O, di ba?
Hindi naman yung kakayanin itong mga anak ng panganay. Ang babata pa nila para iwanan mo sila ng mabigat na responsibilidad, di ba? Nakakarindi po kasi minsan. Ha? Naririndi na po ako minsan. Naririndi ka minsan? Okay, ma'am po na. Alala ko hindi. Bumalik na lang po ako. Ha? Oh, ganito ang gagawin natin, Ate Arlene. Kinig ka, ha? Sabi mo, pinapayagan kayong lumipat doon sa kabilang kalsada. Pinuntahan ko kanina, medyo masukal pa, may mga ayusin, ano? Payag naman yung may-ari noon. Payag naman doon. Na doon kayo titira, and at the same time, pagtitinda kayo, ano? Okay naman sa kanila? Ha? Okay lang yung plano. Sabi ko, ngayon po maano man yun. Maglilinis kayo ngayon. Tapos kung may mga kunting asikasuhin doon, ilagay ng ulam, ano? Doon parang iskaparati ba yun? Doon sa harap, ano? Simula ka lang siguro sa mga isa hanggang tatlong klaseng ulam. Ano? Isa hanggang tatlong klaseng ulam. Tinda mo doon sa harap. And, para yung asawa mo naman, ito, hindi mahirapan. Lagay mo na doon sa baba, ano? Doon sa baba, ano? Para hindi na siya nandito sa ang hirap puntakan. Ano? Tsaka lahat kayo. Kaya nga, kaya lahat kayo doon makukomportable doon sa lugar na yon. Hindi tulad dito na napakataas. Ayan, oh. Ayan doon si Alan the Great. Oh. Kaway-kaway, Alan the Great. Hello, Kuya Alan. Oh. Hindi niya maiakit yung bigas. Sobrang taas, ang kipot pa. Oh, ayan na, nagpipilit. Oh, baka mabalian ka dyan. Baka mabalian ka dyan, nakaw. Oh, ayan na. Ayan. Oh, thank you, Alan. Salamat. Ayan, para may konsumo kayo, ano? Oh. Para malungkot ito si pangalan mo nga. Ha? Angel. Oh, para malungkot ka, Angel. Ha? Hindi naman, hindi na mag-aano. Oh. Gagawin natin, Ate Arlene. Oh, tuwan-tuwa si Bunso, oh. 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 Hihingi na yung bunso mo. Excited na dun sa lechon manok. Oh, tuwan-tuwa. Oh, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa siya. Oh. Oh. Ayan. Oh. Ayan. May kanin na kayo? Napakain mo ng mga anak mo. May kanin naman pala. Ah, masain ka pa. Hindi ka pa nagsasahing. Nag-almusal na kayo? Hindi pa po. Hindi pa rin? Oo. Oh. Oo. Oh. Itama-tama sana, oh. Para makapag... Kung may sinain ka na, pwede na kayo mag-almusal, ano? Opo. May ulam na kayo. Tinapak na. Oo. Ayun, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa siya. Ten. Kailan ako babalik? Kasi gusto ko pagbalik ko, okay na doon. Bibili ako ng mga gamit mo sa pagluto. Yung mga lalagyan ng ulam, bibili ako, no? Para kumpleto na, ano? Bili ako ng pugon, tapos uling, ano? Tapos yung kawali, kutsara, tapos yung mga lalagyan ng ulam na may takip, ano? Yun, ano? Para magsimula ka na doon, ha? Para hindi mo na maiwanan ditong mga anak mo. Mababantayan mo pang asawa mo, Ate Arlene. Okay ba sa'yo yun? Okay nga. Ha? O, tapos, sabi mo may utang ka doon sa amo mo. Ay, paano yung utang mo doon sa amo mo, Ate Arlene? Paano lang po ako doon, mahulog-hulog lang po ako doon. Kahit ka pa unti-unti. Doon sa utang mo? 7,000 yun, sabi mo, di ba? Opo. Oo, so huhulog-hulogan mo yun para makabayad ka doon sa amo mo. Para wala kang problema pag alis mo doon, Ate Arlene, ano? So ngayon, ang gagawin natin, unahin na natin yung malilipatan nyo sa kabilang kalye lang naman, di ba? Katapat lang nitong bahay mo, ano? Ayan. So ayusin nyo na yun, ano? Kung may kunting i-repair, repair natin konti, lagyan natin ng parang iskaparate doon sa harap. Tingin mo, kaya mo magluto ng ulam, mga kakanin? Ha? Bakit parang naalangan ka? Dikit lang po ako marunong magluto. Anong niluto? Itlog.
Ha? Ngayon naman po sa ano, tatabangan niyo naman daw po ako magluto. Marunong ka magluto ng itlog? Oo naman po. Magluto ng tubig, baka matutong. Ha? Tao yung panganay mo. Nagluto ng tubig, natutong ano? Ang bihira. Ekspertong eksperto, ano? Ayan, Zeus. Anong luto? Halimbawa, baka naman mamaya nagluto ko, walang bumili. Anong luto? Adobo. Ayan yung madalas talagang binibili. Pansit sa umaga, pansit, di ba? Ayan yung madalas eh, binibili sa umaga, pansit, ano? Oh. Kakanin, ayan, may hindi. Ha? Kakanin? Anong kakanin? Mga tigil naman pisuin ko ba yung maruya? Puto, oh. Ganyan. Puto, marunong ka nun? Oh, very good, very good. Eh, pag-igihin mo na lang, ano? Para hindi ka na umaalis dito sa para may bantay naman itong mga maliliit mong anak at pati yung asawa mong may sakit, ano? Kuya? Oh, nakakasinyas pa siya, oh. Diba? Oh. Kuya, magdasal ka, ha? Magdasal ka. Sana ibigay pa ni Lord sa iyo ang kalakasan, ano? Para gumaling ka. Talagang sabi ng doktor, wala na silang magagawa, sabi ng doktor. Kaya sabi ko nga baga, ang doktor tao lang din yan, no? Bagamat eksperto sila sa kalusugan, pero yung buhay natin tanging Diyos lang nakakaalam. Siya ang nakakaalam kung hanggang saan tayo. 'Di ba? Malay natin mabigat ng napagsubok ito. Katapos eh ang yung himala, no? Nasa kanya rin 'yon, no? Dasal lang kayo ng dasal, Ate Arlene. Dadasal ka ba? Opo. Ha? Dadasal naman po. Tulad ngayon, linggo ngayon. Nagsimba kayo? Ay, hindi pa po. Mamaya pa po ako. Oh, very good. Oo. Ano? Siya ang gasta niya. Oo, gatas. Na. Nag-aalmusal na yung dalawa. Nag-aalmusal na yung dalawa. Ayun, ganun gagawin natin, Ate Arlene. Ano? Tapos, yung utang mukha mo sa amo mo, ang usapan ninyo, may pinirmahan ka ba? Huhulog-hulugan, sabi mo. May pinirmahan ka sa amo mo, nahuhulog-hulugan yung utang mo. Okay, sige. Tapos, kailan ako pupunta rito na sa tingin mo, eh, okay na yung lilipatan nyo, nakalipat na kayo. At bibili ako ng mga gamit nyo. Ha? Tingin nyo, kailan? Ate Arlene. Ha? Ano ngayon, linggo? Lunes, maglilinis na kayo doon. So, malamang Martes, nakalipat na kayo. So, Miyerkules, balik ako dito. Magdadala na ako ng mga gamit niyo sa pagluto. Ano? Para makapagsimula na kayo. Ano? So, yun na yun. Babalik ako ng Miyerkules. Ano? Okay, may bigas naman na kayo. Ano? May bigas naman na kayo. And, yung mga gamit niyo sa school, kumpleto na, ano? Sa inyong dalawa, di ba? Ha? Anong kulang sa'yo? Uniform. Palda. Anong kulay ng palda? Oh, alam mo kasi ganito yan, eng. Sabi naman ng DepEd, yung uniform, hindi naman yan sapilitan sa panahon ngayon kasi ang dami naghihirap, walang trabaho. Kung may uniform ka, okay lang. Kung wala, okay lang din. Pwede na kaman pumasok. So kung wala kayong uniforme, huwag kayong maaalangan pumasok. May damit naman yata kayo pang alis. Pwede nyo yung gamitin. Pasok sa school. Ang importante, meron kayong gamit. Bags and school's supplies, notebook, papel, kompleto naman. Ano? Wala lang uniforme. Ano? Pero pagsisikapan pa rin natin, ano? Angel, ano? Na makapagbiling uniforme sa iyo. Ano? Kasi yung palda, iba-iba minsan ang kulay eh, ano? Ang madalas ko lang nakikita sa mall, puting t-shirt and then itim na short or palda, blue. O iba-ibang public schools, iba-iba ang kulay ng uniforme. Diba? Alis na ako, Kuya Michael. Alis na ako. O, nakaka-respond siya, ano? Nakakapag-respond. Stage 4 na daw ba? Opo. Stage 4. Sabi naman po, wala na, hindi na siya pwedeng galawin kasi ha? Delikado na paghihalaw ka siya. Delikado daw. So ganyan na lang siya. Ganyan so lang po. Masusugat yung likod niya.
Opo, sugat po talaga. Ah, sugat na. O, yun na nga eh. Gusto ko nga pong bumili bilang siya para pong nasugat. Kasi malaki na po siya. Ay, nako, Diyos ko. Mahalap po talaga. Kaya hirap siya magaling. Oo. Oo. So, paano ngayon siya? Anong paano siya nabubuhay yung gatas? Gatas lang po. Anong gatas? Yung Beverand. Beverand, oo. Yan ang pinapainom kasi sa kanya. Kasi hindi mo kaya pambilihin yung napakamahal na niya, no? Gatas niya. Anong gatas? Yung gatas ni Papa mo, yung pangalan? Oo, mahal nga yun. Yung sa maliit pa lang po, 1,000. Oo, 800 halos may gitsa. Oo, kuri, tama ka. Uh-huh. Oh, kontento na yung dalawa, oh. Kontento na. Yung isa nahiga na, nabusog na. Sige na, Ate Arlene, ha. So, usapan natin yun. Bukas, maglilinis na kayo dun. Then, Martes, lilipat na kayo dun, no? Then, Miyerkules, babalik ako. Dala ko na yung mga gamit ninyo, no? Tuwan-tuwa siya. At tinuturo daw yung isa, tulog. Busog na daw, nakahiga na ang ate niya. Ilan taon na itong pangalawa? Ano po yan? 4 years old. 4 years old ito? Bunso? 1 year old. Oh, 1 year old. Ano daw, ano daw? Ano sabi? Ha? Ano sabi? Ha? Oy, papa daw niya ako. Papa Efren. Sige daw, Papa Efren. Sige daw, Papa. Pabibinyagan natin yan, ha? September. Bali, lima silang magkakasama, pabibinyagan natin. Then, doon na lang tayo sa isang kilalang food chain dito, no? Kahit sa isang platong pansit, pwede nang pagsalusaluhan yun, ano? Ate Arlene, ano? Okay. Oh, mga bata, alis na si Kuya Efren. Alis na. Ate Arlene, alis na ako. Gusto ko lang po magpasalamat sa tumutulong po sa amin. At lalo na po sa iyo po, kay Efren, salamat din po. Minsan po yung mga tao na tumutulong po sa amin, salamat din po. Maraming salamat po sa mga tao. Si Ma'am Pe, yan. Si Ma'am Pe, Gayas, si Ma'am Brazil, ng Toronto, Canada. Salamat. Ayan. Mm-hmm. Maraming salamat po sa taas kasi... Pinayaw po kayong wala sa amin para kami tulungan. Maraming salamat kung wala po kayo. Ngayon po, namumroblema pa rin ako. Lalo na po sa pagkain sa mga anak ko. Kaya malaking tulong po kayo sa amin. Salamat po talaga. Sasabihin kayo? Thank you. Salamat po. Ngiti. Ang ganda-ganda mo tapos nagang simangot ka. Oh, nahiya na tuloy si Ate. Ate Angel. Ikaw, Ate? Jillian. Ha? Jillian. Ate Angel. Ito naman si Bunso. Anong pangalan? Ha? Anong pangalan Kate ni Bunso? Kate po. Kate. Ayo. Kuya, alis na ako. Alis na ako. Alis na. Ayan. Ingat kayo, Ate Arlene, ha? So, Miyerkules, babalik ako, ano? Ma'am Pe, maraming salamat ulit po. Maraming salamat po talaga.